Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga salita ng Diyos. Pangalan, ano nga bang mayroon sa pangalan? Isang manunulat ang nagsabing, ang pangalan ay parang sakramento. Names point to something else. A story, a reality, a character. At the same time, they let this something be present. Sa ating unang pagbasa sa linggong ito, ipinapahayag ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang pangalan kay Moses. Ngayon ay pakinggan po natin ang banal na ebanghelyo para sa ikatatlong linggo ng Kwaresma. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Tunay nga pong ang pangalan ay isang sagisag. Sumasagisag sa kanyang pinapatungkulan. Ipinapahayag nito ang katangian at pagkakakilanlan ng kanyang isinasagisag. Kaya nga kung tayo'y nagpapakilala, ating unang binabanggit ang ating pangalan. Kaakibat nito ang ating pagnanais na makilala tayo sa ating pangalan. At kung tayo ay kilala at tinawag sa ating pangalan, it means a lot to us. May malakas na dating sa atin. Pakiramdam natin malapit sa atin ang taong tumatawag sa atin sa pangalan. May mga pagkakataon pa nga na ang ilan sa ating mga pangalan ay kumakatawan sa presensya at pangarap ng ating mga magulang sa atin. Bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo, nakilala tayo ng Diyos at tinatawag tayo sa ating mga pangalan. Alam niya ang ating kalagayan at pinagdaraanan. Ito'y katulad ng ipinapahayag sa unang pagbasa mula sa libro ng Exodo, na alam ng Diyos ang hirap na tinitiis ng mga Hudyo sa Ehipto. Narinig niya ang kanilang mga daing, kaya bumaba ang Diyos upang sila'y iligtas. Ngunit ano naman ang pagkilala natin sa Diyos? Ano ba ang pangalan ng Diyos batay sa ating mga karanasan sa Kanya? Isa po sa mithiin ng ating Santo Papa sa panahon ng Kwaresma during this Jubilee year is that this year should also be lived more intensely as a privileged moment to celebrate and experience God's mercy. Nais ko pong bigyang pakahulugan ang paanyayang ito ng Santo Papa bilang paanyaya na pagtuunan natin ng pansin hindi lamang ang ating mga kakayahan o iba't ibang Lenten pious practices na ating ginagawa o maging ang ating mga pagkukulang at pagkakasala.
Bagkos, ito'y paanyaya na pagtuunan natin ng pansin ang ating mga karanasan ng habag o awa ng Diyos sa ating buhay. Hindi nga ba't madalas nating nasasambit o naririnig ang mga katagang ito? Sa awa ng Diyos, nakaligtas kami sa panganib. Sa awa ng Diyos, nakaraos na rin kami. Sa awa ng Diyos, masagana ang aming ani. Sa awa ng Diyos, magaling na ang aking sakit. Sa awa ng Diyos, nakahanap na rin ako ng trabaho. Ang lahat ng mga ito, nakasalalay sa awa ng Diyos. Naaalala ko rin sa aking karanasan noong kami ay nagtalaga at noong kami naordinahang bilang pare. Hindi po namin mapigil ang lumuha. Most of us were teary-eyed. Para sa akin, those were among the many moments that I felt the most the mercy of God. Sa gitna ng aking kahinaan, pagkukulang at mga kasalanan, God has been gracious and merciful to grant me the gift of Franciscan profession and ordination. Kapakailan lamang sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang pagiging Santo Papa, naglabas si Papa Francisco ng libro na ang pamagat ay The Name of God is Mercy. Habag o awa ang pangalan ng Diyos. O Diyos, awang di mabilang, ika nga ng isang awitin. Para kay Papa Francisco, mercy is the first attribute of God, ang unang katangian ng Diyos. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ginamit ni Jesus ang dalawang masaklap na pangyayari upang ipangaral na hindi dahil sa bigat ng kasalanan ng mga taong namatay ang dahilan ng kanilang sinapit na kalunos-lunos na kapalaran. Minsan may mga pagkakataon rin na tayo ay nakakapanghusga sa kapwa at nasasabi natin, marahil kaya ganyan ang sinapit na kapalaran sapagkat pinagbabayaran na niya ang kanyang kasalanan. Siya ay mas makasalanan kaysa sa atin. There is at times the tendency to compare ourselves with others and consider ourselves as more righteous and lesser sinners than them. But this is not how God treats His people. It is not according to the gravity of our sinfulness that God deals with us. Sa gitna ng pagkakasala, ang kanyang paanyaya ay ang pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Kanya. Para kay Pope Francis, mercy will always be greater than any sin, and no one can place limits on the love of God who is ever ready to forgive. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa paanyayang magbalik loob sa Diyos ay maihahalintulad natin sa ginamit ni Jesus na talinghaga tungkol sa punong igos na walang bunga. Bagamat nararapat lamang na putulin na ang puno sapagkat 3 taon na ang lumipas at wala pa ring nakukuhang bunga ang may-ari ng ubasan. Sa makatwid, kailangan ng putulin sapagkat wala ng pag-asa at nakakasikip na lamang sa ubasan. It is just exhausting the soil. Sayang naman ang lupa. Ngunit, humingi ng isa pang pagkakataon ang tagapag-alaga. Second chance, ika nga. The gardener begs for mercy for the fig tree. We, like the fig tree, are expected to produce fruits. But there are times that we fail to be productive. We fail in our efforts to be good and to be faithful followers of Christ. There are times that we also fail to show mercy to others and to understand our fellow sinners. There are times when we judge and condemn others according to their sins. Sa awa ng Diyos, patuloy niya tayong tinatawag patungo sa Kanya. Patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong maging mabunga. Patuloy na pinibigyan ng pagkakataong magbagong buhay at higit sa lahat, maging katulad niya. Kanina nabanggit po natin ang mga katagang
Sa awa ng Diyos, nakaligtas kami sa panganib. Sa awa ng Diyos, nakaraos na rin kami. Sa awa ng Diyos, masagana ang aming ani. Sa awa ng Diyos, magaling na ang aking sakit. Sa awa ng Diyos, nakahanap na rin ako ng trabaho. Ito'y mga pagpapatotoo na ang Diyos talaga ay awang di mabilang. At higit sa lahat, siya rin ay awang di nagbibilang kung hanggang kailan niya tayo kaawaan o hanggang kailan niya tayo bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Huwag po nating hayaan na manatili na lamang tayong nagtatamasa ng awa ng Diyos sa ating buhay. Bagkus ang mga karanasan ng awa ng Diyos ay suklian na natin ng pagbabagong buhay at pagpaparanas ng awa sa ating kapwa. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng pagkakataong makilala ka bilang awa, awang di mabilang. Naway patuloy naming matanto ang iyong ipinapamalas na awa sa amin at ang mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang baguhin ang aming buhay. Bigyan mo po kami ng kakayanang ipadama sa aming kapwa ang aming natatanggap na awa mula sa iyo. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga salita ng Diyos. Ako po si Father Mark Adame Bacari, OFM, rektor ng Our Lady of the Angels Seminary sa Novaliches, Quezon City, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi natin sa ating kapwa.